chicken dang chicken daw to. Dang. Oo. Siglat. Oo, siglat. So, isang dakot niyan, isang dakot ng Bermicas. Bermicas. Kasi ang lupa Pagsa. Dito, medyo sandy. At sandy. Ah, kasi ito nga yung kanya, no? Kailangan, lalo na doon na banda. So, parating dulo. Lalagyan ko nito, paupo, itong dalawa. Uh-huh. Tapos, ang fungicide at soil enhancer. Ay, pangkuhan naman siya. So ito naman. Pangkondisyon ng lupa. Conditioner. So nga ito. Kompleto pala eh. Isang ito. Isang kutsara. Isang kutsara nito. Fungicide na systemic. Tapos haluan ng tatlong takip nito. So ibabad ko muna yung kalamansi mo. Ay, hindi pala ba? Ilublob. Lulublob. Lublob. Tapos, itatanim. Ah, para meron siyang protect. Oh, ilalim maganda. Ng fungicide. At... Good morning mga katribya, welcome po kayo sa aking YouTube channel at dito na po tayo ngayon sa Lupao, San Jose. Ito yung ating kapartner. Oh, ay, kamusta na? Ayan po, at kami po ay nagkita din po sa Bataan. Opo, nagkita uli sa Mount Zion. Siya po kasi po mga katribya po yung developer ng mga farm. Isa po yun sa ating subscriber din na dinevelop din niya itong lupa na bagong bili. At yun na nga, nag-inquire din po siya ng ating punla para pumahatiran. Ayan, dito po, magiging first time po ang kalamansi dito sa Lupao Nueva Ecija. Ayan, kagagali lang din po namin, mga katribya. Yun yung ating deliver po na truck para po doon sa ating po mga farmers. Shoutout po natin ang taga Lupao Nueva Ecija, San Jose City. Ayan. Yung YouTube channel natin. Ayan. Si Sir Organic Integrated Farm, subscribe po yung kanya pong channel ng ating pong kapartner. Yun. Ano kas po kayo sir dumating? 10 plus pa, bumili akong Bermicas. Ah, opo. Yung pang paupo ba? Opo, para nga sa pagtatanim. Ayun. So ito yung ilalagay natin? Oh, pwede, pwede po. Good. Sunod ka sa amin. Okay. Ito ba? Ah, ito. Ito yan yung sa buko natin. Bangkat. Alam mo ba ito? Siglat? Siglat. Hindi pa. Yan yung chicken dang na pinatoy. Ano sila partner? Ano na sila sa DA? Oh? Ah, meron na siya, approve na siya. Approve siya, Organic Philippine Department of Agriculture. So, approve siya ng chicken dang daw to. Siglat. Siglat. So, isang dakot niyan, isang dakot ng Bermicas. Bermicas. Kasi ang lupa Pagsa. Dito, medyo sandy. At sandy. Ah, kasi ito nga yung kanya, no? Kailangan, lalo na doon na banda. So, parating dulo. Lalagyan ko nito, paupo, itong dalawa. Uh-huh. Tapos, ang fungicide at soil enhancer. Ay, pangkuhan naman siya. So ito naman. Pangkondisyon ng lupa. Conditioner. So nga ito. Kompleto pala eh. Isang ito. Isang kutsara. Isang kutsara nito. Fungicide na systemic. Tapos haluan ng tatlong takip nito. So ibabad ko muna yung kalamansi mo.
Ay, hindi pala ba? Ilublob. Lulublob. Lublob. Tapos, itatanim. Ah, para meron siyang protect. Yung ilalim maganda. Ng fungicide. At, may para soil may, enhancer na rin. May protection na siya. Tapos, mayroon ka ng organic na vermicast tsaka ito. Bali tigisan dakot po sila. Isang-isang dakot lang. Isang-isang dakot. So after 45 days saka ako mag ayun dito. Side dress kung side basa, dress. Side dress kung uminit na ang Nueva Ecija. Tsaka siya lalagyan. Tunaw. Sige. Ikaw yung idol ko eh. Ayan, dito bago tayo, ganun kasi mga ka-trivia, basta't yung mga bagong mga kaalaman, ini-entertain po natin yan dahil makakatulong po yan sa ating pong pagkakalamansi. Kaya si Sir din, inokan din po natin siya doon sa kanya pong mga nalalaman about din sa sili, sa farming. Pa dito lang, gilid. Huwag dito sa ano. Sa daanan. Ito lang, mas matigas to eh. Mm-mm. Pabilisin ba? Pabilisin. Pa-atras na lang ang gawin siguro. So hanggang saan tayo? Dito lang? Bungad? Hindi mo kayang makapasok mo? Gawa na ang isip na nung bata yung mapalawo. Dahil lulasin mo yun eh. Bagay. So dito na lang tayo? Dito na lang tayo. Dito na lang. Okay, dito sige. Na lang tayo, sige. Sige. So, walang gate talaga yung tutorial. Pwede. Pero kung subukan mo. Marami daw magtutulak eh. Dahil kita nyo kay boss, pagka kami nagdidilid sa mga ganyang kwan talagang. Tingnan nyo. Hirap siya. Makalulubog nga naman. Dito pa lang sir. Baka kasi talaga, mabigat din kasi ang XL. Dahan-dala din naman takbo namin kanina. 50, 45. Nang, gumuhuna pa lang. Ito pa pwede na siguro kami. Actually dito tuyo na siya, paranda. Dito yun. Ito yung binabakuran po ninyo. Ito yung medyo may issue kasi. Ito yung bakanta na ito. Dahil nga, yung kabila, yung sukat daw nila. Nandun daw. Ang basihan ng sukat, yung pinapil. Muna to. Tulusan mo muna to. Hanggang dito yung daan, ano? Hindi, in-anticipate ko na. Kasi allowance, parang magbahay siya doon. Of course, mayroon siya expressway. Oo, yeah, tara dire-diretso nga naman. Yan yung sisimintuhin niya. Na-develop, para pag-develop niya. Ay, tama-tama lang kasi dito naman yung kone, yung lilim. Yung lilim. Pero para di makain. Talaga, kung dito tayo magtanim, maapektuhan to. Oo, maapektuhan yan. Kaya mag-a-adjust po kayo talaga rito. Ano? Hindi, magliliit yung lupa namin. Yan na lang talaga. Ito na lang. Sige, pwede. Oo, ito lang kasi malaki kang kinain itong lilim na mahogan eh. Kasi sa kapitbahay na kasi ito, kaya ako yung mahogan eh. Actually, sa sukat. Kaya na, nung nangyari ito, natuto akong magbasa ng mga batas-batas. O doon sa gitna. Ayan, ayan yung sukat po ng kalamansi. Yung tutling niya. Sige, sundan mo. Tsaka yung ano niya. Yung PC, para, sila yung magkuka ng layout niya. Sige. O doon ka sa isa. Ayan, saktong-sakto nga yan. Sakto yan. Parihas yan. O doon, kuya, abanti doon sa unahan. Para pagpansi niyan, wala na. Paikot. Hukay ka lang ng hukay. Paikot nga ako niya. Sige, markingan mo muna. Kuya, markingan mo sa itak mo. Yeah. Yung sa bataan. Hindi. Una, nag-layout ako. Layout tayo ng ano, ng nakatansi. Katagalan na, mga siguro nasa 700 na, tinanggal yung tansi. Ngayon din. Nakuhan din po siya uli. Hindi pwede. Dapat, sabi ko nga sa kanya. Mababago kasi pag natanggal. Mababago yun. So, paglaki ng kalamansi mo, okay kung katulad nung sa'yo na straight lang. Na-straight siya. Kung iba sukat, mahirap. Kailangan magtansi ka. Kasi paglaki nun, pahangitig na. Totoo po yun. Pahangitig. Diyan kasi makikita mo, paling yung sukat. Lalo na sa paghuhukay, dapat kung ano yung tulos niya, doon sa gitna mo huhukay. Yeah, correct. Dahil nakakabago rin ang kawadjer ng linye.
Ang ganda naman dito sa inyo, wala kayong problema sa tulos. Oh, oh yan, irrigation, may irrigation to. Ah, ito. Ah. So, po pwede namin i-manage yung tubig. Tubig. Oh. Dito ka muna. Pero malakas daw ba tubig dito? Ano talaga? Irrigation. Irrigation. Ayun sabihin, meron talaga pang palay talaga na irrigation. So, hindi namin yan siya papatayin. Yung paano yung kapitbahay. Oo, oh, oh, totoo yun. So, ngayon, i-arrange lang namin kung saan siya dadaan. Oo. Oh, oh. At saka hindi, pabor din naman sa kalamansi yan. Kung dahil meron na sila kapagtutubig yan. Opo, importante yun. Dito hindi siya ba? Hindi stagnant. Mm-hmm. Ayun, kasi sa ganito lang din yung lupa. Sandy. Oo, sandy nga. Mabuhangin. Yan ang mainam. Maganda yan para na sa amin. Oo. Ganyan yung kunan lupa. Mabuhangin eh. Mm. So ngayon, sabi ko, doon banda kasi medyo mabato. So kailangan paupuan siya ng vermicast. Oo, para may baon. May baon na. At parang naman noon, yung dala mong kalamansi. Oo, mabuhay, tsaka gumanda. Gumanda. Mm-hmm. Ito kong termino pa, bubulas agad. Para maganda ang bulas. Maganda ang pag lumaki, yumabo. Iba-iba pag napaupuan mo. Mm-hmm. Kasi doon sa Bataan. Yung sa inyo po, pinaupuan nyo doon, ano? Hindi, may part doon na hindi. Ah. Yung mga una. Kumbaga, okay, nag-observe so, kayo doon sa mga upo. Mas mabilis mag-react ang vermicast kaysa combustion ash. Mm. Ang combustion ash, pag nag-react naman, bubulas. Dire-diretso naman ang pagbulas niya. Pero ang baseline sa vermicast iba. Mm, sa umpisa. Umpisa. Oh, yun, kailangan doon pala ang humataw siya sa umpisa. Siyempre, parang kung ikaw naman si Tanim, uy, pagkain agad yung... Nakain ka agad. A few days, may pagkain ka kaagad eh. Ah, kaya maganda ang timano ka at may yeah, paupo na. Ganda nga ng tubo eh. Ayos pala. Sa 1,000? Mm-hmm. 110 ba yung dala mo? No po. Hindi, may bonus pa yung 10 eh. Isa lang ang patay. Ba? Ayos ano, bibihira yung gala. Isa lang ang patay. Mm-hmm. Ang galing. Sili ang nabagyo, pero sa ayong kalamansi ang ganda. Oh. Laki na agad. Laki na agad, no? Tsaka kuha niyan, maganda rin ang bulas na basta yung kuha yung lupa talaga. Maganda din lupa doon. Oo. Kasi basal daw yata yan eh. Wala pang, hindi pa natanim. Tataniman. Never, eh. Ay, yun. Kaya ang timano kagad. So, yung lahat ng mga durog na... Pataba, mga dahon. Doon na. Plus, dalawang beses pa ako nakapag-side rest nung amino at combustion ash. Mm. De, tsaka gandahan naman nun, nawala na yung mga punong nakakalilim sa kanya. Kaya alam, medyo matagal-tagal din yun. Kalamansi talaga pagka init talaga. Init ang gusto talaga niya. Pagka walang init. Hindi siya magpo-produce ng maraming bulaklak. May termino ka nga sa vlog mo eh. Pag sobrang taba, kailangan mo siya i-stress para tumanda yung kuha niyang dahon niya. Dahon, bumulang. So ngayon, lalabas yung mga sopa. Pag na-stress yun, binira mo ng kaunting tubig at abono. Oh, ayun, lalabasan ang bulaklak. Lalabasan yung bulaklak. Kaya mabugulat. Tamang-tama yung termino mo na kailangan mo siya i-stress. Yung stress talaga. Kasi pag relax lang, sakto sa tubig, sakto sa patak. Ay, wala. So, lalaki lang siya. Lalaki lang. Magdadahon lang magdadahon yun. Correct. Hindi masusunod yung mapabunga correct, mo siya. Correct. Kaya yun ang kona sa kalamansi, yung technique yan. At tsaka mas gusto talaga niya yung mainit na klima, panahon. Kaya nga sa kuwa sa parte ng Baguio, may nagtatanong sa akin kung click ba kalamansi. Hindi ko pa ako nasubukan. Hindi ko ba sabi? Siguro po pwede. Pero iba siguro. Sa dami ng bunga. Opo, totoo yun. Kasi lahat ang kalamansi, kahit sa amoy na nabubuhay eh. Kasi fruit trees yan. Buhay talaga. Sa fighter ang kalamansi. Ang ano lang siguro, ang difference yung pagbubunga. Pagbubunga. Sa malamang kako, magbubunga din siya pero hindi ganun karami. Diretso mo muna lahat doon. Yeah. Diretso muna kasi ito yung kuhanan nyo na ng base. Oh, para na yung nasusukatan nyo. So, pag base mo dyan, ito na yung kuhanan mo base pag ganun. Diretso mo muna doon kuya sa dulo. Pag ganun, baybayin nyo muna to hanggang dulo na. Para continuous. Para isa yung ito yung ito na yung magiging baseline mo sa tanse. Gaguide nyo na ngayon ng tanse siya. Pinakabatak. Batak nyo ayun. So naka-align ka kung ano yung size sa tinignan ko na to, sabi ko maganda sa kalamansi no? Paborito tsaka sa kalamansi basta't maganda ang gulay, maganda rin na kalamansi isa-isa kawan given din kasi yun, yan agad, given no? Yun pag natataniman ang gulay siya sabi ko, pwede kalamansi pichayan nga dyan nakita ko kasi sa video nyo maganda ka ako yung mais ayos sabihin may kuwan talaga ito.
may maganda oh, lupa. Maganda sa gulay tsaka maganda talaga sa fruit trees. Kaya lang hindi lang maganda ere. Ito nga side. Yeah. Kaya pag na-clearing ito, malaking trabaho po niyo 'yan. Mahaba pala 'yo. Ano 'to? Buong lupa. Buong lupa pala yung kunya na 'yan, no? Buong gilid. Gilid, nako. Yayasyasin niyo ito. Unti-unti. Paano gagawin niyo 'yan, akyatin? Hagdan. Ah, hagdan. Nakaganon ba na may 12 feet na nakaganon eh. Ay, kailangan siguro dyan, chainsong maliliit. Maliit. Para mabilis. Meron naman ako. Meron naman po. Kaya lang, talaga malaki rin ng gastos dyan. Ano na yun? Maintenance na. Maintenance na. Yung tao na. Mo na. Halimbawa, nataniman na lahat. Dandahanin na lang. Dandahan na lang. Totoo po yun. Third day na kasi pag putol nyo yan, tutubo na naman uli. Although matagal-tagalan. Sabagay, oho. At saka pag taon nagsanga na yun, di bata pa yung sanga niya, pwede mo nang kamayin. So, yun. Pwede na kamayin. Pwede na sungkitin. Madali na. Ilang kailangan agapan. At saka, para hindi siya maliliman. Almost harvest na rin yan. Oh, ilang taon na? Mukhang 10 years na ata eh. Sa ganyang size, ito na yung almost na to. Yeah. Mga pang-harvest na talaga yan. Yeah. So pag pang-harvest yan, ang tumba niya yan, doon talaga. Doon na. Eh kasi pag dito masasalanta ang kalamansi. Yun yung problema sa... Oo, sa ganyang puno. Buti na, nakita mo na ang GoPro ko. Paano? Nakita ko doon sa isang lalagyana nung hinanap namin ng misis. Wala doon. Ewan kung napaglaruan lang ata kami o ano pa man. Numakita ko yung GoPro. Sabi ka pa naman na sa sino man dyan sa mga maliligit. Nanawaga po ka pa sa akawan. Ayun mga katrivia, magandang balita. Yung pong ating GoPro, nung makita namin, nandun po sa loob po ng bahay. Kaya sabi ko, hindi pa pala ako kulyanin. Napanawag ako isauli yung GoPro. Kaya yun po, nasupresa rin po tayo. Pero sa totoo lang, yung hinanap namin nung mag-asawa yung drawing na tinatagon, lalagyan doon, wala. Already? O kaya, so, maaari ka kung meron siguro natuwa, maaari. Ang anak ko naman kasi, di rin niya, papa, yung anak ko nakakita, yung panganay ko eh. So nakakita niya ako sa anak? Doon sa drawer ng lalagyan namin ng gamit, na doon ko nilalagay yung GoPro. Nung kasalukuyang nahanap namin, tapos ito, binubuksan namin ito sa Bluetooth ng cellphone. Walang tunog, kahit paano, wala eh. Pagka kuha na itutunog talaga ito, pagka nandun yun. Nung isang araw. Punta doon sa kawan, mayroong hinahanap yung bunso ko, yung panganay ko. Numakita kita. Ay, ito yung kay GoPro ng papa ko. Ayun, yun po mga katiba po yung istorya. Halos isang linggo rin to. Oh, kasi nagsiselfon. Opo, nagsiselfon. Nung GoPro, tsaka nung cellphone, malinaw. Tsaka makita, hindi siya magalaw. Steady siya. Oo. Tsaka yung quality niya, iba, mataas kasi ang quality ng GoPro. Kaya nagpapasalamat din ko sa nagsaulin na hindi na nagpakilala ko sino man yun, ano man yun, nakita ko doon sa loob ng bahay ko paano nangyari, hinanap namin kasawa, doon po namin nakita, doon sa mismong lalagyanan. Actually talagang, sabi ko, parang naiwan ko sa tricycle, pero alam ko talagang kung sa damit. Aha. Opo. Asin. Kaya yun pa rin, palaisip yun pa rin sa amin kung paano nangyari. Pero naniniwala ka sa ganyan. May time siguro pwede, may time na hindi. Hindi mo kaya, baka nakatawaan lang. Possibly. May possible na siguro, baka di kasi niya pa kasi pwedeng ibenta. Tinignan ko yung nag-cellphone ka, sabi ko hindi talaga, magalaw. Kaya yung sa akin cellphone, bumili na lang ako ng stabilizer. Opo, totoo po yun. Kasi mas asawa ko kasi ang tagi-edit, mas gusto niyang sa cellphone lang talaga. Kasi mas mabilis. Mas mabilis. Dito kasi sa GoPro, isasali mo sa cellphone, matagal. So, tiyaga-tiyaga lang. Kasi yung ano, editor. So what I really need to do, kailangan ko ng stabilizer. Para mas... At least maganda. Tsaka kawan, hindi magreklamo yung manonood na correct. Nakakahilo po eh. Ay, sa akin, madalas sinasabi yun. Madalas sa akin. Ganun din. Nakakahilo po eh kay video niyo po. Maganda sana yung ano, pero medyo nakakahilo. Di mo na pa pwedeng bawiin na. Wala, di mo pwedeng sabihin na. Cellphone po kasi eh. Ganun din sa pagbabas. Tara, tayo po. At least nakita mo. Ayun mga katrivia po, yung istorya po ng ating cellphone. Actually, isang araw pa natin ito nakita. Dila po natin kinupo sa inyo. Gulat nga ako eh. Naka-GoPro. Kaya kami Sam, may GoPro, merong shoot doon sa latest na nakaraan na
mayroong magandang quality ng video. Ay, ito na yun. Yung GoPro na nakuha. Ayan, yun po yung istorya. Pero iba naman yung naniniwala doon sa litaw-litaw. Nakatuwa na yun ka. Baka magpaparitay ka ng damit at naligaw. Ay, ganun. Pero meron talaga masamang espiritu. Well, saba talaga yan. Wala na masama kung maniwala. Tsaka ganun na talaga. Yun naman talaga yung reality. Ano sakali ba? Baka... Pero yun din, nakagtataka rin kami mag-asawa. Kung ilang beses namin hinanap sa lugar na yun, wala. Ayan po kay Sir Ruel. Shoutout po natin Sir Ruel. Ito po yung inyong pula. Sa New Zealand. Page, 2 taon yata, uuwi na rin siya. Mga one and a half bago magdalawa. Ayun, pala, mapipitasan niya na ito. Bulas na. Siya na ngayon na mag-harvest siya. Pero doon siya magpapagawa ng kanya resort. Sa may gitna. Sa gitna. Oo, yung rest house. Ah, yung rest house. Ako naman nag-suggest para kung yung both dulo ng lupa niya, kita niya. Mm-hmm. But facing siya ito na view. Mm-hmm. Diba? Ang ganda. Ay, pwede nga. Diba? Pwede nga niya kahit doon siya mukmo. Yes. Total naman, may daanan naman Mayroon siya. Mayroon daanan siya. Wala naman magiging problema. So kung nandun siya, kita niya ito. Dito sa harapan. Hindi na siya mga kailangan na maraming tagapagbantay. Pwede. Saka kung halimbawa na gano'n, lagay niya rin ang CCTV dyan. Ito, yan. Oh, yan. Yung mga poste-poste na eh, pwede. Solar tsaka CCTV. Masama, no? Baka yung CCTV naman ang nawala, no? yung pala natsugi. Nahalap yung CCTV. Nasa na yung CCTV. Malaki itong XL mo ngayon, ha? Ayaw po. Malaki. Matagal po na pending din yung ating supplier. Kasi itong buwan na September, wala akong masyado po deliver. At least, Roel, i-deliver sa'yo ni Katribia. Oo, ayan. XL bata. Talaga. Malaki talaga. Malaking kote. Ano siya? Advantage. Super advantage to. Mm-hmm. Unti na lang. Abi, halos kuha na po siya. Magiging big size na yun. Pagkatapos na yung XL niya, big size na ang kasunod. Itong kasunod na, itong anong... Yung mga usbong. Usbong niya. Mm-hmm.